I'm Maria Paulina Soriano. You can call me Pau, 29 years old. I graduated BS Hospitality Management at Adamson University. I'm a dog lover and I love cooking and dancing. Dati kasi parang after the college, life mo, wala na. Hindi ka na makapaglaro ng volleyball unless maglalaro ka sa AFP. Pero sa akin, alam yung may nagpupush sa akin, lalo na yung napaka-supportive din ng family ko na, sige, maglaro ka, ganyan. Ang sarap ng feeling na kapag naglalaro ka, nanonood sila, ganyan. Kaya parang, ah, okay, sige, kaya ko pa naman maglaro. Nasa peak pa ako ng paglalaro ko ng volleyball. So, laro lang ako ng laro. And umabot dun sa point na parang ito na yung bread and butter na. Which is good para din sa mga susunod na generation sa amin. Kasi meron na silang i-look forward eh. Na after ng elementary, high school, college, meron ng professional league eh. Diba? Marami akong challenges na pinagdaanan sa Creamline. So, yun yung unang naging parang challenges na kailangan ko yung overcome. Kasi kailangan mong makisama. Hindi lang sila yung makikisama para sa'yo. Hindi na siya yung kagaya ng college na iisa kayo ng school na pinanggalingan. Ito talagang combination ng iba't ibang school kasi team event to eh. So, kailangan magkaroon kayo ng teamwork, maganda yung camaraderie nyo ng bawat isa. Tapos, yung pinaka-greatest challenge talaga ng pinagdaanan ko sa Creamline is yung last year, 2020, nung namatay yung mother ko. Namatay siya dahil sa cerebral hemorrhage. Naputukan siya ng ugat sa ulo. Buti na lang, walang laro. May mga bagay na nangyayari na hindi mo maintindihan. I mean, mahirap na kasi, di ba? Pandemic na. Tapos ganun yung nangyari. Pero wala kaming choice kundi i-accept kung ano yung nangyari. And pag-pray lang din talaga. Sabi nga, we may be grieving but we are healing at the same time. And very thankful lang ako and grateful ako kasi I have my family. I have my teammates, my friends. May Ribisco family na talagang sinuportahan ka. Na hindi ka pinabayaan. Parang hindi sila nagsasawa na i-check ako every other day na okay ka lang ba. Ganyan kasi talagang umabot sa point na wala akong kinakausap. Kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko. I mean, masyado pang mataas yung emotions ko. Iyak lang ako, iyak, ganyan. Pero ang sarap nung feeling na tatawag sila. Okay lang kahit umiyak ako na umiyak. Marinig lang nila ako. Parang kailangan ko daw kasi ilabas yun. Mahirap daw kasi kapag kinimkim mo. Sobrang laki na impact nila sa amin. Sobra. From the time na na-hospital yung mother ko, yung mga teammates ko, yung mga bosses namin, tawag talaga sila ng tawag para kamustahin kung anong update sa mama ko, kung anong progress, kung ano yung assistance na pwede nilang itulong. Kasi aminado kami na that time we're not prepared financially. Diba? Tapos emotionally pa. Tapos may pandemic pa. So parang nagsama-sama siya. But with them, parang okay, pagtulungan natin yan. Ganun sila ka-supportive sa akin. So yung puyat ko, ganun din yung puyat nila. Alam mo, tumatawag sila na, oo, dumating sa point na parang hindi na ako motivated maglaro. Pero alam mo yun, buwabalik sa isipan ko yung memories namin ng mother ko na kapag naglalaro ako, nanonood siya, pagkatapos ng game ko, uuwi ako, kakamustahin ka niya or pagluluto ka niya ng masarap na pagkain. Yung mga ganong bagay, yung nag-push siya kayo na parang, alam ko, malulungkot yung mama ko pag hindi ako nagtuloy. Kasi isa siya sa mga number one fan ko. So sabi ko, sige kahit wala na siya, I always make her proud. Na mas gagalingan ko pa na hanggat kaya ko maglaro, maglalaro ako kasi number one cheerer ko siya. Na matutuwa siya with, kung nakikita man niya ako na naglalaro ako, na ginagalingan ko, na panalo kami. So dun walik yung motivation ko. Kailangan mong magkaroon ng disiplina sa sarili mo, saka ng right mindset. Na kapag nandito kami sa loob ng court, wala kaming iisipin kundi yung paglalaro. Lahat ng baggages iwan. Lahat ng pinagdadaanan iwan. Masaya talaga kami na magkakasama inside and outside of the court. Minsan nga mas masaya pa kami magkakasama pag outside the court eh. Malaki na itulong sa akin ng paglalaro kasi na-divert yung attention ko eh. Na-divert yung attention ko. Siyempre eh, mahirap
syempre araw-araw mo yung hinaharap eh, na pinipili namin maging masaya, maging strong, na makamove on, na ma-divert yung attention ng bawat isa sa mga trabaho, ganyan. Yung valuable talaga, sobrang laking tulong niya para sa akin and sa aming lahat.